Sa mga maiinit na balita, ngayon tanghali. ...100% classroom capacity sa mga kolehiyo inaprubahan na ng IATF. Commission on Higher Education ipinauubaya na sa mga eskwelahan kung ipatutupad na ito. Ilang tsuper sa Iloilo City tumigil na sa pamamasada dahil sa lubhang mataas na presyo ng produktong petrolyo. 75 billion pesos mula sa labis na value-added tax collection ipinanawagan ng isang mambabatas na gamitin na ayuda. Petisyon para sa 750 pesos na dagdag sahod inihay ng isang labor group sa National Wage Board. COMELEC handa na sa isasagawang presidential debate sa Sabado. Siyam sa 10 kandidato sa pagkapangulo nagbigay ng kumpirmasyon na dadalo sa debate. At maawain, determinado at isang abogado, mga katangiang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na taglay ng hahalili sa kanya. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 14, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pinahihintulutan na ng pamahalaan na ibalik na sa 100% o full capacity ang pagsasagawa ng face-to-face classes sa mga kolehiyo sa bansa na nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 restriction. Gayunpaman, ipinapaubaya na ng Commission on Higher Education sa mga pamantasan ang pagpapasya kung nais na nitong magpatupad ng full operational capacity para sa physical learning. Ang detalye mula kay Janice Ingente. Patuloy pang dumarami ang mga paaralan sa bansa na nakabalik na sa face-to-face classes dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Dahil dito, mas niluwagan pa ng pamahalaan ang mga restriksyon sa mga paaralan sa bansa para sa unti-unting pisikal na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Mula sa 70% operation capacity sa ilalim ng Alert Level 2, magiging 100% o full capacity na ang pinapahintulutan sa Alert Level 1. Gayunpaman, ayon kay Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera III, pinapayagan pa rin nilang magpasya ang mga pamantasan kung nais pa rin itong limitahan ang bilang ng mga estudyanteng papasok sa campus. Ang decision sa capacity ay nandoon pa rin sa pamantasan. Ibig sabihin, kahit na 100% ang allowed na capacity, kung sa palagay ng pamantasan ay mas maganda yung sistema na mas konti ang papapasukin at gagawing salit-salit ang klase, pinapaubaya natin yan sa mga pamantasan na sila ang gagawa nito. No? Mm-hmm. Dahil sila ang nakakaalam dun sa kalagayan sa kanilang mga lugar. Pero nilinaw ni De Vera na tanging mga bakunado lamang na mga estudyante, guro at school staff ang papayagang makilahok sa face-to-face classes. Mananatili pa rin ang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, regular disinfections at maayos na bentilasyon sa mga silid-aralan. Yung mga hindi bakunado, pwede silang magpatuloy mag-aral sa pamamagitan ng online classes. No? Mm-hmm. Kasi ang policy ng CHED sa lahat ng higher education institutions ay flexible learning policy pa rin. Ibig sabihin, yung pamantasan ang mag-decide kung ano ang tamang mix ng face-to-face, online at offline. Pinapaalala rin ng CHED sa mga pamantasan na kailangan magkaroon ng Crisis Management Committee, contact tracing protocols at dapat ay may nakaantabay na school clinic sakaling may mga mag-aaral na makitaan ng kaparehong sintomas ng COVID-19. Sa ngayon, higit 300 universidad na sa bansa ang nakabalik na sa physical classes at inaasahan pa ng CHED na madadagdagan pa ito lalo na sa pagbubukas ng first semester ng school year 2022-2023. Janice Ingente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hindi naabot ang target na 1.8 million na mabakunahan laban sa COVID-19 sa katatapos lamang na Bayanihan Bakunahan 4.
Batay sa datos na hawak ng National Vaccination Operation Center, 44.49% pa lang o katumbas ng 836,162 ang mga Pilipinong nabakunahan sa Bayanihan Bakunahan 4 na nagsimula noong nakaraang Huwebes. 202,915 dito ang nakatanggap ng kanilang first dose. 359,546 ang naturukan ng kanilang second dose. At nasa 273,701 ang nagpa-booster shot. Ayon kay DOH Undersecretary at NVOC Chairperson Mirna Cabotaje, plano nilang palawigin pa ang araw ng Bayanihan Bakunahan 4. Nakikita nila na mababa pa rin ang vaccination coverage lalo na sa hanay ng senior citizens. Ang pinag-uusapan namin kung i-extend natin, no? Ang sinasabi kasi ng iba, nag-NBD na sila araw-araw. Pero gusto natin i-highlight na yung National Vaccination Day, dapat more focus, more efforts, more resources sa outside of the regular efforts and resources during the regular vaccination. Sa ngayon, mababa pa rin ang vaccination coverage sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Mimaropa, Bicol, Soccsargen at Central Visayas. Nakapagbigay na ng rekomendasyon ang Vaccine Expert Panel o VEP sa Food and Drug Administration para sa paggamit ng Sinovac COVID-19 vaccine sa mga edad 6 hanggang 17. Pfizer COVID-19 vaccine lamang ang kasalukuyang ginagamit na bakuna sa pediatric population sa Pilipinas. At mula sa Quezon City Mag Report, si Aiko Miguel live. Aiko, malaki ba ang posibilidad na maaprubahan nitong Sinovac para sa pediatric vaccination? Ella, mayroon ang nakitang dokumento ng Food and Drug Administration na aprobado na nga ito, pero hindi pa ito kinukumpirma mismo ng Food and Drug Administration at ng Department of Health. Nakaantabay tayo, Ella, sa magiging sagot ng FDA at ng DOH. Ngunit ayon nga kay Vaccine Expert Panel member at Infectious Diseases Expert Dr. Rotjin Solante, nakapagsumite na sila ng rekomendasyon sa FDA para magamit na ito sa mga menor de edad dito sa Pilipinas na 6 to 7 years old. Sa ngayon, ang ginagamit nga sa pagbabakuna sa mga menor de edad ay ang COVID-19 vaccines ng Pfizer-BioNTech para sa 5 to 10 years old at 12 to 17 years old. Sakaling may emergency use authorization na nga itong Sinovac, Ella, at may sapat ng supply, ito na ang ikalawang COVID-19 vaccine na gagamitin para sa mga menor de edad dito sa bansa. At batay nga sa datos sa National Vaccination Operations Center o NVOC, maganda ang datos sa pagbabakuna sa hanay ng mga menor de edad. Ella, sa 12 to 17 years old, naabot na ang 70% sa kanilang populasyon na fully vaccinated. Nasa 1 million na rin ang fully vaccinated na 5 to 11 years old. At batay nga sa datos ng Department of Health, nasa 12.7 million ang mga batang edad na 12 hanggang 17 sa bansa. 15 million naman ang mga batang 5 to 11 years old. Iyan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Aiko, pwede bang mamili ang mga magulang kung anong gusto nilang iturok para sa kanilang mga bata, no? Kung Pfizer o Sinovac, pwede silang mamili doon kung anong gusto nila? Ella, sa ngayon kasi sa ang pulisiya dito sa ating bansa, kung ano yung available na supply ng bakuna, yun ang ibibigay ng mga bakunador o sa mga vaccination sites sa mga batang Pilipino. Sa ngayon kasi wala pa silang ibang pagpipilian kundi ang Pfizer COVID-19 vaccines. Pero sakali nga na magkaroon ng sapat na supply, gaya at meron na ngang emergency use authorization ang Sinovac, maaring dalawa na yung ibigay na o available na COVID-19 vaccines para sa mga batang Pilipino. Pero sa ngayon nga, Ella, nag-iintay pa tayo ng kumpirmasyon sa FDA at maging sa DOH kung kailan ibibigay itong Sinovac COVID-19 vaccines para sa mga batang Pilipino. Sa ngayon ay wala pa tayong narinig sa kanila na pahayag o kaya kahit man lang message kung ito na nga ba ay aprobado ang emergency use authorization, Ella. Alright, maraming salamat. Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Tumigil na sa pamamasada ang ilang tsuper sa Iloilo City dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga produktong petrolyo.
Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano karaming mga jeepney drivers dyan ang tumigil sa pamamasada at may mabigat ba itong epekto sa mga mananakay? Mon, magandang tanghali. Sa ngayon ay mahigit 200 mga jeepney drivers ang pansamantalang tumigil muna sa pamamasada. At kung may epekto ito sa mga commuters, ay sinabi naman ng transport cooperative na hindi maapektuhan ang servisyo nila sa mga pasahero dahil mayroon pa naman na nasa mahigit 800 mga jeepney na nagbabiyahe pa rin hanggang sa ngayon dito sa siyudad. Mahigit 200 jeepney drivers na sa Iloilo City ang pansamantala muna nga tumigil sa pamamasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng linis. Ilan sa mga ito ay may mga rutang SM Highway Leganes, SM City Proper, CP Ungka, Haruliko, Mohon Terminal at Manduriaw. Ayon sa Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association o Iklahoda, masyado na silang gipit sa sitwasyon. Imbis nagkikitain ay napupunta na lang sa gasolina ang kanilang pera. Mula sa 800 pesos na gasolina sa buong araw na pasada, ngayon kailangan na nilang gumastos ng 1,000 to 1,200 pesos para sa diesel. Kaya't kung dati umaabot pa sa 700 pesos hanggang 1,000 pesos ang kanilang arawang kita, ngayon umaabot na lang ito sa 150 to 300 pesos kada araw. Hindi ito makasasapat sa pangangailangan ng isang pamilya, lalo't nagmahal na rin ang mga bilihin. Kapag patuloy pang tataas ang presyo ng linis at wala pa rin ayuda mula sa pamahalaan, ay mapipilitan ng ilan pang mga tsuper na tumigil rin sa pamamasada at maghanap muna ng ibang source of income kagaya ng construction worker o pagtatrabaho sa mga pribadong sektor na mayroong regular na sweldo. Piling ng mga ito na agad maipamahagi ang fuel subsidy mula sa Department of Transportation para sa agarang solusyon o di kaya isuspindihin ang excise tax at taasan ang pamasahe para naman sa long-term solution. Tiniyak naman ang transport cooperative na hanggang sa ngayon ay sapat pa rin ang kanilang mga dami ng jeeps na bumabiyahe dito sa lungsod. Balik sa iyo, Mon. Lalaine, may sinabi ba sila kung hanggang kailan nila gagawin yung tigil pasada? Mon, sinabi ng ilang mga transport cooperative na ito ay pansamantala o temporaryo lamang dahil nga ay inaabangan pa nila na kung sa mga susunod na araw ay bababa rin ang presyo ng langis at kung magkakaroon na agad ng subsidy o fuel subsidy dito sa kanila. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Iloilo City. Nilinaw ng Department of Agriculture na ang mga corn farmers lamang at mga mangingisda ang makakatanggap ng ayuda sa ilalim ng fuel subsidy program ng kagawaran. Ang detalye alamin natin kay Aileen Cerudo live. Aileen, bakit mga corn farmers at mangingisda lamang ang makakatanggap ng subsidiya? Yes, Ella, suportado ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng Rice Farmer Financial Assistance. Sa ilalim ng nasabing cash grant program, makakatanggap ang mga rice farmer ng 5,000 pisong cash assistance. At dahil dito, hindi na sinama ng kagawaran ang mga rice farmer sa mga bibigyan ng fuel subsidy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ng kagawaran, hindi rin kasama sa fuel subsidy program ang mga magsasaka ng gulay dahil makakatanggap naman sila ng truck at seedlings upang mapalakas ang kanilang produksyon. Sa paglilinaw ng DA, ang mga corn farmers at mga mangingisda lamang na rehistrado sa DA Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang makakatanggap ng fuel subsidy. Ayon sa datos ng DA, mahigit 5 milyon na magsasaka at mangingisda na ang rehistrado sa registry system ng kagawaran. Bibigyan din sila ng fuel vouchers para makakuha ng kanilang fuel discount. Sa 500 milyong pisong pondo para sa fuel subsidy program ng DA, makakatanggap ang mga corn farmers at fisherfolk ng 3,000 piso na fuel subsidy para maibsan ang bigat ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Makakatulong anya ang nasabing fuel discounts na mapababa ang transport cost
upang hindi makaapekto sa presyo ng bilihin. At Ella, nailabas na ng Department of Budget and Management ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng DA at ng Department of Transportation. At sa ngayon, hinihintay na lamang kung kailan sisimulan ng DA ang distribusyon ng fuel subsidy sa mga corn farmers at mangingisda. At yan muna ang latest balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo Live, na nag-uulat mula sa Taytay, Rizal. Nanawagan ang isang mambabatas na dapat nang gamitin bilang ayuda ng pamahalaan ang nasa 75 billion pesos mula sa labis na value-added tax collection mula sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok Live. Nel, posible bang magamit itong pondo na ito bilang ayuda na hindi na nangangailangan pa ng batas? Yes, Mon, ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, maaaring gamitin ang 75.2 billion pesos na excess sa VAT collection sa fuel subsidy sa public utility vehicles, pantawid kuryente programs, dagdag na sa senior citizen social pension at tulong sa magsasaka at mangingisda na hindi na nangangailangan pa ng batas. Maging ang 5 billion pesos na nasa unprogrammed funds sa ilalim ng 2022 General Appropriations Bill ay maaaring maidagdag sa pantawid pasada programs na hindi na kailangan pa ng congressional approval. Gait ng mambabatas, lahat ng ito ay available na maaaring magamit ng ehekutibo at wala ng panahon anya para mag-amyenda ng batas at mag-convene pa ang Kongreso para sa special session. Paliwanag ni Salceda, ginawa na ito sa ilalim ng Arroyo Administration nang tumaas ang pangunahing bilihin at ginamit ang labis na koleksyon sa value-added tax. Inimok naman ni House Deputy Speaker at Bagong Generation Party List Representative Bernadette Herrera ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na mag-convene na para talakayin na magiging rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ayon sa mambabatas, nasa kapangyarihan ng DBCC ang pagsuspinde sa ipinapataw na excise tax ng imported crude at fuel sa ilalim ng Section 43 ng Republic Act Number 10963 o train law. Ang DBCC ay kinabibilangan ng mga kalihim ng Department of Budget and Management, Finance Department, Director General ng National Economic and Development Authority at Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Mon. Maraming salamat, Nel Maribohok, live mula sa San Mateo, Rizal. Naghain ang isang labor group sa National Wage Board ng petisyon para sa aumento sa minimum wage. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo na inaasahang makakaapekto na rin sa mga pangunahing bilihin. Mula sa Maynila, may report si Asher Kedapan Jr. live. Asher, magkano ang dagdag sahod na hinihingi ng labor group? Ella, 417 na aumento sa minimum wage ang hinihingi ng Trade Union Congress of the Philippines para sa manggagawa sa National Capital Region. Ibig sabihin, mula sa 537 pesos na sahod ng mga minimum wager na naaprubahan noong 2018, apila ng pinakamalaking labor group sa bansa, nagawin ng 1,007 ang arawan ng mga manggagawa. Ayon sa TUCP, ang nasa 12,800 pesos na buwan ng sweldo ay malayo sa 16,625 pesos na monthly poverty threshold para makakain ng sapat at masustansyang pagkain ang mga manggagawa na may pamilyang may limang miyembro. Higit na napapanahon din anila ang petisyon na ito dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, dulot na rin ang krisis sa pagitan ng Ukraine at Russia. Habang inaasahan naman ang napipintong pagtaas sa presyo ng iba pang mga bilihin, kabilang na ang mga pangunahing produkto. Inihain ng TUCP ang wage hike petition sa opisina ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR sa Maynila ngayong umaga. At saksalukuyan ay nagsasagawa ng press conference ang TUCP upang talakayin ang iba pang detalye ng kanilang petisyon na siya natin kaabangan mamaya sa ito ang balita. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kedapan Jr. live na nag-uulat mula sa Maynila.
Nagsama-sama ang ilang labor groups sa bansa upang palakasin ang panawagan na dagdag sahod sa gitna ng krisis na nararanasan sa bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Janice Inhente live. Janice, ano ang kasunod na hakbang ng mga manggagawa sakaling hindi pa maaprubahan itong kanilang panawagan at meron na bang sagot ang mga employer? Ella, sa ngayon o ngayong naumpisahan nila ang pagsusumite ng petisyon sa Regional Wage Board sa iba't ibang rehiyon, hangga't hindi nila ito pinakikinggan ng pamahalaan, magkakaroon sila ng signature campaign sa mga manggagawa sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Kasunod nito ang kanilang sunod-sunod na kilos protesta. Plano rin ng grupo na makipagdialogo kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III para ilatag ang kanilang mga kahilingan hinggil sa 750 pesos national minimum wage hike. Bagaman wala pa tayong nakukuhang pahayag mula sa mga employer, ayon sa bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP na naidulog na nila ito sa ilang kumpanya at tanging sagot lamang sa kanila ng ilan ay pag-aaralan pa umano itong kahilingan 750 pesos minimum wage. Ayon sa ilang grupo ng mga union, hindi na nakasasapat sa pamumuhay ng mga manggagawa ang sahod na 320 to 537 pesos kada araw. Anila, nahihirapan na ang mga manggagawa sa pagkasyahin ang umiiral na minimum wage dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nararapat na lamang anila na bigyan na ng pamahalaan ng aumento sa sahod ang mga manggagawa. Base sa National Wage and Productivity Commission, nasa 500 to 537 minimum wage rate ngayon ng mga manggagawa sa NCR, habang nag-range naman o nagre-range lamang mula 320 to 420 pesos ang pasahod sa mga manggagawa sa labas ng NCR. Ayon sa ilang labor group, hindi na nakakasabay ang kasalukuyang pasahod sa mga manggagawa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanindigan ng grupo at iba pang labor groups na hindi sila titigil sa kanilang kampanya na pataasan na ang national minimum wage. Ayon kay Secretary General Mike Garay ng BMP, nakapaghain na ng petisyon ng ilang labor organization at regional alliances nila sa iba't ibang regional wage board sa bansa, kabilang na ang NCR, Regions 3, 4A, 6, 7 at 8, habang ihahabol pa nila ang ilan pang petisyon para sa dagdag pasahod sa iba pang mga opisina ng regional wage board sa mga susunod na araw. Ella, matapos nga ang kanilang pakikipagharap sa media kanina, nagsagawa naman ngayon ang grupo ng Kilos Protesta dito sa mula sa Manila Cathedral hanggang sa opisina nga o tapat ng opisina ng Dole. Ella? Alright, maraming salamat Janice Inhente live na nag-uulat mula sa Intramuros. Nakahanda na ang Commission on Elections para sa isasagawang national debates sa darating na Sabado at Linggo. Karamihan naman sa mga presidential at vice presidential candidates ay nagpahayag na dadalo sa debate. Para sa detalye, narito ang ulat ni Dante Amento. Sa March 19, 2022, araw ng Sabado, isasagawa ang unang round ng presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections o COMELEC. Magsisimula ito ng alas 7 hanggang alas 9.30 ng gabi. Maaari itong mapanood sa official social media platform ng COMELEC at iba pang mga TV networks na partner ng komisyon tulad ng UNTV. Kinabukasan naman March 20 ay susundan ito ng vice presidential debate. Batay sa impormasyong inilabas kagabi ng COMELEC, 9 sa 10 kandidato sa pagkapangulo ang nagpahayag na dadalo sa national debate. Tanging si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lamang ang wala pang kumpirmasyon. Una nang sinabi ng kampo ni Marcos na hindi pa ito tiyak na dadalo dahil depende ito sa kanyang schedule. Samantala sa 9 na vice presidential candidates naman, 7 na rito ang nangakong dadalo. Isa sa mga walang kumpirmasyon rito ay si Davao City Mayor Sara Duterte. Ilang beses na ring inihayag ng alkalde na hindi siya dadalo sa mga debate.
Habang ang katandem naman ni Senator Manny Pacquiao na si Congressman Lito Atienza ay pormal nang tumanggi dahil sa pagsailalim nito sa knee surgery. Samantala ang second round naman ng COMELEC debates ay nakatakda sa April 3 pero para lamang sa presidential candidates. Ang huling round naman ng debate ay sasagawa sa April 23 para sa tumatakbo sa pagka-vice presidente at April 24 para naman sa presidential candidates. Tatlong araw ito bago ang nakatakdang local absentee voting. Una nang hinikayat ng komisyon ang lahat ng mga kandidato na dumalo dahil para ito sa mga botante na makilala ang kanilang iboboto na susunod na mga lider ng bansa. Wala pong ibang layunin ang debating ito kundi matulungan ang ating mga botante na malaman kung saan kayo tumatayo sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng ating lipunan at kung ano ang inyong mga plano upang masolusyunan ang mga ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inindorso ni Bulacan Governor Daniel Fernando si Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo. Mula sa Malolos, Bulacan, may report si Herlyn Delgado live. Herlyn, ano ang paliwanag ng gobernador kung bakit si Robredo ang kanyang inindorso? Ella, para nga kay Fernando, si Robredo ang pinakakwalipikadong kandidato para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ella, ipinunto rin ni Fernando ang mga tulong na nagawa ng Office of the Vice President sa gitna ng pandemya sa kabila ng limitadong pondo. Kailangan po ng ating bansa ng isang pinunong nakadarama sa kalagayan ng kanyang kapwa. Isang pinunong walang bahid ng korupsyon at sigit sa lahat, isang pinunong may matatag na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ella, binigyan linaw din ng gobernador na personal niya itong desisyon at hindi niya anya dinidiktahan ang mga Bulakenyo. Nagpasalamat naman si Robredo kay Fernando at sinabing malaking bagay ang kanyang pag-endorso sa kabila ng political landscape sa probinsya. Tumatakbo bilang re-electionist si Fernando laban kay Bulacan Vice Governor Willie C. Alvarado na una nang nagpahayag ng suporta kay Bongbong Marcos. Noong 2016 vice presidential race, natalo ni Marcos si Robredo dito sa Bulacan ng 190,000 votes. Ang Bulacan ang ikalimang probinsya sa bansa na may pinakamaraming botante na may mahigit 2 milyon. Samantala, Ella, iginiit din ng Vice Presidente na dapat nang labanan ang disinformation at fake news na ilang taon nang ibinabato sa kanya. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan din ni Robredo ang fake news na muling pinapalutang ng mga kritiko gaya ng umunoy pagkakaroon niya ng unang asawa noong 15 anyos pa lamang siya. Bugbog na ako sa lahat na bashing, sa lahat na kasinungalingan. Marami tayo natanggap na bobo, merong madam, merong lutang. Pero sa akin, hindi ko na yun sinasagot ngayon kasi yung tao na yung sumasagot eh. Kasi kung totoo yun, siguro hindi naman ako endorsed ng maraming mga professional organizations. Ella, bukas naman ay pupunta sa Mindanao ang Robredo Pangilinan Tandem para mangampanya. At yan muna ang latest mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Herlyn Delgado. Isang maawain at determinadong leader ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na humalili sa kanya sa pwesto. Nabanggit din ng punong ehekutibo na mas mainam kung isang abogado pa rin ang susunod na Pangulo ng Bansa. Alamin natin ang detalye kay Rosa Licos. Wala pa rin binabanggit si Pangulong Rodrigo Duterte na partikular na presidential candidate na kanyang i-endorso at susuportahan.
Ito ay kahit may nalalabi na lamang na kulang 2 buwan bago ang May 9, 2022 general elections. Subalit inihayag naman ni Presidente Duterte ang mga katangian ng isang kandidatong dapat iboto ng publiko at nais nitong humalili sa kanya sa pwesto. Ayon sa punong ehekutibo, dapat compassionate, maawain o mahabagi ng isang presidente at dapat mapagmahal sa tao. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, dapat ding determinado, kaya isa sa magandang katangian anya ng susunod na magiging pangulo ng bansa ang pagiging isang abogado. Pangatlo, mahusay dapat anyang kumilatis ng tao. Samantala, sa 10 tumatakbong kandidato sa pagkapresidente sa bansa para sa darating na halalan, tanging sina Vice President Lenny Robredo at Jose Montemayor lamang ang mga abogado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipapakita ng Commission on Elections sa pamamagitan ng isang walkthrough ang produksyon at gagawing deployment ng vote counting machines at consolidated canvassing system o CCS na gagamitin sa 2022 elections. Kasama ng COMELEC ang mga local source reviewer, media at iba pang stakeholders. Para sa detalye may report si Dante Amento live. Dante, kailan ba sisimulan ang deployment ng mga machine at election paraphernalia? Magandang tanghali, Ella. Iyong deployment ng mga election equipment para sa 2022 elections ay opisyal nang nag-umpisa noong ikalawang linggo ng Pebrero. Samantala, iyong namang mga opisyal na balota, Ella, na gagamitin sa halalan at iyong mga Indelible Ink ay sisimulan ang deployment nito sa April 20 hanggang May 5 o 4 na araw bago ang halalan. Inaasahang ipapakita mamaya ng COMELEC sa mga local source code reviewer. Kabilang narito ang mga political party, citizens arms, tauhan ng media at iba pang stakeholders ang warehouse kung saan nakalagay ang mga vote counting machine o VCM na gagamitin sa halalan. Bahagi ito ng transparency sa Commission on Elections. Kaugnay na rin sa nalalapit na May 9, 2022 national and local elections. Kasama na rito ang consolidation and canvassing system production at deployment process o paghahatid ng mga election paraphernalia, materials at iba pa mula sa warehouse ng COMELEC dito sa Santa Rosa, Laguna, papunta sa mga probinsya sa buong bansa. Sa isang warehouse ng COMELEC dito sa Laguna, nakalagak ang mahigit 97,000 VCMs at dito na rin ginagawa yung refurbishment o pagsasaayos sa mga ito para magamit sa eleksyon. Nandito rin, Ella, yung mga ballot boxes at external batteries ng VCMs. Target ng COMELEC na matapos ang deployment ng vote counting machines sa April 19, 2022. Una nang sinabi ni Commissioner George Irvin Garcia na dapat bukas ang proseso o aktibidad para sa isasagawang halalan hanggang sa matapos ito. At dapat rin na hindi mabahira ng anumang pagdududa ang integridad ng resulta ng eleksyon. Samantala, Ella, sa isang bukod na pahayag, sinabi naman itong ad interim na Commission on Election Chairman na si Saidamin Pangarungan na bukas ay magsasagawa din ng isang walkthrough dyan sa National Printing Office o NPO sa Quezon City kung saan isasama naman niya ang mga tauhan ng media. Ayon pa kay Pangarungan, buo ang kanyang paninindigan para sa hinahangad na transparency. Yan ang ating balita mula dito sa Laguna. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Babalikan ng Philippine National Police ang mga barangay sa bansa na dating naging bahagi ng anti-illegal drugs campaign na Oplan Double Barrel. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nais nilang masiguro na hindi na bumalik sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ang nasa 1.2 milyong Pilipino drug user na sumuko sa pambansang pulisya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang mga gagawing aktibidad ng PNP sa pagbisita sa mga barangay na ito?
Mon, i-assess lang ng Philippine National Police ang sitwasyon o kondisyon noong nasa 1.2 million na mga drug user na sumuko sa loob ng halos 6 na taon sa pamahalaan. At aalamin nila kung hindi na ba bumalik ang mga ito sa ipinagbabawal na gamot. At nilinaw din ng PNP Mon na walang katapusan o hindi pa nga tapos ang kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Kaya inilunsad nila ngayong araw ang kanilang kampanya na tinawag na ADORE, o may ibig sabihin na anti-illegal drugs operation through reinforcement and education. Pinasinayaan din ang Infinity Marker na sumisimbolo sa dire-diretsyong kampanya ng PNP sa illegal drugs. Ang ibig lamang sabihin ng Double Barrel Finale Version 2022 ay ang katapusan ng kampanya na tinawag na Double Barrel na inumpisahan nila sa panahon ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng Administrasyon Duterte. At kasabay nga ng pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon, nilagyan lamang ng tuldok ng PNP ang kampanyang Double Barrel. Kasama sa pagtatapos ng Double Barrel ay ang muling pagbalik nila sa mga barangay kung saan sinimulan ang kanilang kampanya. Matatanda ang noong panahon nga noong umpisa ng panahon ng Duterte administration, napasuko nila ang nasa 1.2 million na drug users na isinailalim sa rehabilitation program ng pamahalaan. Binigyan ang mga ito ng pagkakataong magbago at lumayo sa impluensya ng illegal drugs. Sa pagbabalik muli sa barangay, kukumustahin Mon ng PNP ang mga sumuko at aalamin ang kanilang mga kondisyon kung hindi na nga ba sila bumalik sa impluensya o sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mon? Maraming salamat, Leia Ilagan. Patuloy pa rin ipatutupad ng Maynilad ang water service interruption sa kanilang mga customers sa Metro Manila maging sa ilang lugar sa Cavite. Sa isang panayam, sinabi ng Maynilad na problema pa rin sa ngayon ang malabong tubig na nanggagaling sa Laguna Lake at mas tumataas na ang demand kaya't madaling nauubos ang imbak na tubig sa planta. Dahil dito, patuloy pa rin iiral ang water service interruptions ng Maynilad sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Gayunman, ayon sa water service provider, sisikapin nilang gawin ito tuwing off-peak hours upang makapag-ipon pa rin ng sapat na tubig ang kanilang mga customer. Patuloy ang ginagawang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, barangay at municipal disaster risk reduction and management office na lubhang sa lubang o Island Occidental Mindoro matapos itong yanigin ng 6.4 magnitude na lindol kaninang pasado alas 5 ng umaga. Ayon kay Lubang Island Mayor Michael Orayani, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat ng mga gusali na pinsala o mga nasaktan dahil sa lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang pagyanig na 110 kilometers northwest ng Lubang Occidental Mindoro. Tectonic ang origin nito at may lalim na 29 kilometers. Bukod sa Lubang Island, naramdaman din ang intensity 3 sa Quezon City, Taguig, Mandaluyong at Makati City. Habang intensity 2 naman sa Talisay, Batangas. Ilang aftershocks na rin ang naitala ng PHIVOLCS. Sunod-sunod na aksidente ng motorsiklo ang naitala sa ilang lugar sa Leyte kahapon. Sangkot dito ang ilang motorcycle rider galing sa isang endurance challenge sa Ormoc City. Mula sa Leyte, makibalita tayo kay Cyrix Remanes live. Cyrix, ano ang mga dahilan ng aksidente? Yes, Ella, magandang tanghali. Kadalasan nga sa mga naging dahilan ng mga road accidents na ito dito sa Leyte ay ang mga mabibilis na pagmamaneho ng kanilang mga motorsiklo. Ela, sunod-sunod na banggaan ng mga motorsiklo ang naitala dito sa Leyte nitong linggo at ang mga nasabing riders nga na mga ay mga papauwi na sana sa katatapos lang na Adventure Rally Endurance Challenge sa Ormoc City. Sa San Joaquin Palo, patay ang isang 66-anyos na babae matapos tumilapon ng tamaan ng minamaneho nitong electric tricycle o e-trike. Kinilala ang biktimang si Maria Estelita Saliva na residente sa nasabing lugar.
sugatan naman sa insidente ang rider na si Jerome Comaling na taga Javier Leyte. Nahulog naman sa kanal ang rider na si Miguel Joshua Bakluhan sa barangay Pawikan sa Kabukgayan, Bilira, nang iwasan nito ang isang babaeng bigla ang tumawid sa kalsada. Sa barangay Canajing sa Ormoc City, sugatan ang rider na ito nang mabangga nito ang isang asong patawid ng kalsada. Nawala naman ang preno ang minamaneho nitong motor. Ni Rochin Ongayo na dahilan ng pagkakabangga nito sa barangay Bago sa Leyte-Leyte. Sugatan ng rider sa nasabing aksidente. Liban dito, may naitala pang dalawang magkahiwalay na insidente ng banggaan sa Tanawan, Leyte at Naval, Biliran, kung saan ang mga rider ay mga participants din ng endurance challenge. Panawagan naman ng ilang netizens na huwag nang payagan o bigyan ng permit ang mga endurance challenge sa Eastern Visayas dahil sa sunod-sunod na insidente ng banggaan. Isinagawa ang Ormoc Adventural Endurance Challenge upang ipromote ang turismo at ekonomiya sa rehiyon sa pagbaba ng mga restrictions dito. Ela, umabot naman sa mahigit 1,300 na mga participants ang mga sumali sa adventure rally na ito na nanggaling pa sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Sa ngayon, wala pa rin pahayag ang organizer ng nasabing event, pero nagpaalalaan niya ito bago magsimula ang event na hindi karera ang nasabing adventure rally, kaya hindi kinailangan na bumilis sa pagmamaneho. At yan muna ang latest mula dito sa Leyte. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Cyrix Remanes. Kalagayan ng isang mag-asawa sa probinsya ng Aurora dahil naubos ang kanilang paninda ng magkapandemya, kaya't sa Diyos ay humiling ng dagdag na mailalaman sa kanilang tindahan. Ay, itong pandemic ang pinakamahirap na pinagdaanan namin. Nagtiis talaga kami. Dating may tindahan sina Tatay Jaime at Nanay Teresita. Ngunit dahil sa pandemya ay nagsara. Kaya lang nung magkasakit ako, wala na, hinto na yung tindahan namin, naubos na laman. Kasi mga anak ko, yung mga lalaki, hirap din lalo na nung magka-pandemic. Walang matrabahong maig o maganda. Kaya mahirap din. Pag minsan naaw na lang sila sa bukid, nanguha na lamang ng saging o kaya kamuting kahoy na aurang mahiluto. Pag walang trabaho, kawa nga yung mga anak, yung mga apo ko. Nung gumaling na ako, wala naman lang iniisip namin na wala na kami talagang pagkakakitaan. Nangutang naman uli ako para mabuksan ko uli iyan. Mahirap kung walang talagang pera sa bulsa. Magkapera man po dyan kaunti sa tindahan, ibibila naman namin ng kaunting tinda naman para mayroon laman. Mahirap man ang buhay, nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos na meron silang nakakain. Nagagawa naman siya ng paraan, nangungutang na lang siya sa mga kamag-anak niya, yung pagkain namin, yung bigas. Gulay-gulay na lang po, kung anong, yan, pagbisan yan, langka ang ginugulay, yung kamansi. At yan ang hindi binibili. Yan na lang ang mukha namin para lamang makarao sa araw-araw. Ang mailalaman sa munting tindahan, yan ang dalangin ng mag-asawa. Karoon kami ng pangkabuhayan na pinagkakakitaan sa araw-araw para lang makaraos kami. Sa awa ng Diyos ay natupad na ang hiling ng lolo at lola. Salamat po at napagkalooban kami ng tulong sa aming munting tindahan na karagdagan. Tutulong po ito sa aming araw-araw na pangangailangan. Matanda na kami, hindi na kami makapagtrabaho.
lalo yung kasama ko, ay sakit ng maigi. Pabuhinig pa po, salamat. Yan, kami ay natutulungan po sa aming kahirapan. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa biyayang dagdag na laman ng tindahan ng mag-asawa. Salamat sa Diyos sa pagkakataong gumawa ng mabuti at lumingap sa kapwa-taong nangangailangan. Pagtulong na ang layon ay dakilain ang pangalan ng Panginoon. Kawang gawa na walang hinihintay na kapalit. Dahil MCGI cares. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago 1:5 na nagsasabi, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Inaksyonan dahil sa aming pagbabaita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.